Mga hunters, welcome back po ngayon po sa ating content. Ipakikita ko sa inyo yung mga common coins na pwede natin i-collect. Pero bago yan, mamaya pagkatapos yung manood, huwag kalilimot ang mag-subscribe at pindutin ang bell para updated kayo at mag-join na kayo sa ating membership para makapasok po kayo sa group chat. Ayan, ang unang-unang coins na ipakikita ko sa inyo itong year 2004, no? Kinulik ko itong mga to kasi para sa akin eh kakaiba ito sa mga normal, no? Common lang yan 2004, pero tingnan ninyo ang itsura niya. Yan, no? Karamihan kasi sa mga year 2004 hindi ganito ang appearance eh. Halos lahat ng mga 2004 ko hindi po ganito ang itsura. Karamihan sa mga 2004 ko ay hindi siya shiny, no? Para lang siya nga flat. Yun po ang suray, no? Kahit i-check nyo po yung mga year 2004 ninyo. Sumunod po, ito namang year 2009. Guys, napakaganda. At hindi rin po ganto ang itsura ng karamihang year 2009. Diba? Meron siyang cartwheel effect na animoy, masasabi mo na nga parang frosted coin ito eh. Diba? Yan, no? Yung kung paano siya mag-shine, di ba? Cartwheel effect po ang tawag diyan. Mint Duster coin. Sa tingin ko hindi pa ito yung frosted eh, no. Tapos sa reverse niya ganun din, no. Napakaganda. Circulated, pero guys, tingnan niyo naman yung quality. Common, pero ito po yung mga dapat nating i-collect kapag nakakuha tayo ng mga gantong mga common na coins eh. I-collect natin at huwag natin problemahin kung may bibili ba. Ako kinulik ito hindi para ipagbili. Kinulik ko ito kasi gusto ko, no, maganda eh. Ayan. So itatabi ko lang ang mga yan. Next, ito naman ang year 2011 na halos ganun din ang itsura niya. Halos kapareho ng year 2009. Meron din siyang cartwheel effect. Mint Luster coin po ang tawag sa mga ganyan. Hindi pa natin masasabi na frosted ito kasi iba rin ang dating ng frosted coin eh. Diba? Glossy kasi ito na mint luster. Sa reverse, ganun din. Yan o. Kitang-kita nyo naman guys. Napakaganda. Kaya kayo din, kung makakakita kayo ng mga gantong common na ganyan na itsura, i-collect nyo na agad dyan. Idagdag nyo sa inyong mga koleksyon at magaan kasi sa pakiramdam kapag nakakakuha tayo ng mga magagandang common coin. Tapos, panghuli. Ito, yung 2015 ko na nagtataka ako dito eh. May angulo ito na nagkukulay blue siya. Bluish. Ayan, tingnan nyo. Kahit merong cover yan na plastic, hindi naman siya dapat magbu-blue, diba? Para sa akin lang ha. Tingnan nyo, kayo na po ang umusga dyan. At napakaganda po ng 2015 na ito. Hindi po ito yung 2015 na makikita natin kadalasan. Hindi ko rin alam kung bakit nag-iiba-iba itong mga appearances nitong mga coins. Mahiwaga ang ating mga barya eh. Diba? Ayan, tingnan nyo. Diba? Ang ganda niya guys. Para siyang mai-compare natin sa mga proof. Ayan guys, kaya kayo din. Kung meron kayong mga ganito, siyempre i-collect nyo na yan. Pinakita ko lang sa inyo para alam ninyo yung mga common coin na pwedeng idagdag sa ating mga koleksyon. Hindi po natin pinag-uusapan dito yung pagbibenta dito sa mga common coin ito. Kasi ayoko pong meron na naman magtatanong, meron ako dyan. Inibili nyo ba yan, no? Napipwede yan. Depende, no? Kasi basta ganito kaganda ang mga kondisyon yan, may possibility. Napipwede bilhin. Pero para sa akin kasi, pinakita ko lang sa inyo na pwede yan i-collect. Nasa sa inyo yan. Karapatan po ninyo yan at malaya po kayo mag-collect ng mga coins na gusto ninyong i-collect. Ayan guys, so bago tayo magtapos, huwag kalilimot ang mag-subscribe ha. Lalo yung mga bago dyan at trip mo yung gantong video. Subscribe, syempre. At mag-join sa ating membership. Ayan, hanggang susunod po. Maraming salamat. God bless you all.